Magandang umaga. May mga kasama tayo, lalo na yung medyo baguhan pa sa airgunning, na very curious tungkol sa GCMAG, sa airgun na to. Ay isang napakagandang airgun na gawa ni Sir Gilbert Philippine ng Tarlac. Yung kapatid niya, si Sir JR, may sariling gawa na mga airgun din, na PCP. So, anong ibig sabihin ng GCMAG? Ang GCMAG ay acronym ng Gilbert Custom-Made AirGun, si Sir Gilbert Philippe. So yun ang ibig sabihin ng GCMAG, Gilbert Custom-Made AirGun. Nagtatanong ko, dati di ko rin alam eh ang ginawa ko, tinanong ko mismo kay Sir Gilbert anong ibig sabihin ng GCMAG. So ito, ano, sporter stock siya na teak wood, matigas, hardwood siya. Tapos nilagyan ko ng Lothar Walther, pina-chamber ko, tsaka pinakaroon kay Sir Gilbert. Pinalis ko na dito yung ano, may tata ng ano, ng polygon, yung 5.5 polygon, sabi nga, tapos may C, kasi choke ito eh. Pinakinis ko na dito, 24 inches long. Nilagyan ko ng matte finish na carbon fiber tank. Inalis ko yung nakalagay na dati na soda tank na aluminum. So ano to, 0.48 liter. Tapos nilagyan ko na malaking silencer na gawa ni Sir James Flores ng Angeles City. Tahimik siya kasi malaki yung silencer kumpara sa mga dating mas maliit na silencers na ginagamit ko. Ano siya, mas tahimik ito. So ano, napaka pulido ng pagkakagawa ng receiver na to. Yung hammer niya, meron siyang ano, yung tawag dito, para hindi dumalas yung ano mo, yung daliri mo pag kinakasa mo. So yung nakasulat dito, caliber 22, recommended pressure niya. Ito MP, sabi ng MP, maximum pressure 2,800 PSI. Kasi yung stock niya dati, ano lang, soda bottle tank lang. So hanggang 2.8 lang yun eh. Pero kung naka carbon fiber ka, kahit lampas ng 2.8, kahit 3,000, 3,200, walang problema. Kasi 4,500 PSI naman ang rate nito eh. Tsaka yung lube ng GCMAG, ano siya, matibay, kaya kayang-kaya niyo yung mas mataas na pressure. Ano lang ito, for safety purposes, kaya nilagyan ng ganito. So yung trigger niya is match grade na. Napaka crisp at smooth ng ano niya, ng trigger niya. So mamaya kalasin natin para makita niyo yung ano, itsura ng ano, ng receiver, tsaka kung saan ina-adjust yung hammer tension niya, ng hammer spring niya, tsaka yung ano, yung trigger, para kung gusto mo medyo magaan, nasa iyo, adjust mo lang. Pause muna natin. So kung kakalasin mo yung wood stock niya, may dalawa siyang anong tawag
talagang screw na Allen screw, isa dito tsaka isa dun. Di ko alam yung size, hindi ako familiar sa mga sizes ng ano, basta kung ano yung magkasya, yung gagamitin ko yung mga Allen wrench. Ito nakaset lang siya sa 1200 PSI. Binawasan ko yung nung binigay sa akin, 1900 siya. So tinry ko lang kung pwede ko pababayan. Yun, napababa ko sa 1200 PSI yung regulator niya. Maganda yung regulator na ano, ng GCMAG. So kailangan mo lang ganitong ganitong Allen wrench. Tapos kailangan dito at dito. HD na rediscovered, hindi masyado mahal pero maganda. Pag limitado yung budget mo, dapat mag-settle ka dun sa budget lang pero maganda na. Hindi ko kaya yung 30,000 plus na ano, yung scope eh. So yun, ano lang yan, mga 14,000 to 15,000 pesos. Napaka-init ng summer. Napaka-init ng summer ngayon. Masanay tayo sa malamig na weather ng months since September. Ngayon, biglang uminit kaya masakit. Masakit sa pataranda. Masanay na pag walang power. Yung ano yan, Allen ito, stainless yung isa, black hindi stainless yung isa. Pwede mo kapalita so gusto yung palita ng stainless, madali lang bubili kahit sa online lang.
Ito yung ano niya. Magandang klase. Bigat kasi. Saka pulido. Pulido yung pagkakagawa. Thick wood. One of my favorite hardwoods. So ito yung ano. Yun. GCMAG. Regulator pressure gauge niya, ito yung pressure gauge ng ano, ng cylinder. So ito siya. Ganda, ganda yung pagkakagawa. So kung ano, kung adjust mo yung, ito yung adjustment niya ng ano, yun ang adjustment niya ng tension ng hammer. So, kuha ka lang ng maliit na ayat na Allen wrench. Hindi ko lang ma-size. Basta, no? Tapos, pasok mo lang dun. Adjust. Pagpababa. Pagpababa. Pasok mo sa mga butas-butas na yun. Marami siyang butas sa loob. Pagpababa. Pababa din yung ano? Yung tension. So, mas mahina yung hammer. So bababa yung velocity. Pag pataas naman, lalakas ito, bibigat ang tension ng hammer. So ito nasa mababa talaga, ilang ikot eh, yung ikot yung ginawa ko. Tapos yung adjustment ng ano ng trigger, yun butas na yun. So ano din, Allen din, pasok. Tapos counterclockwise pabigat, tapos clockwise pahinga, parang ganun yata. Pero makikita nyo, so hindi ko na siya pinagkalaman kasi ano eh, tama na eh pang competition na yung setting niya. Minsan di ka pa nga ready pag medyo kumalaw yung daliri mo, puputok na eh. Pero masasanayan mo rin siya. Sup? Ito yung ano niya, ito yung pag kinakargan mo ng hangin. Ito yung regulator niya, built-in regulator niya. May adjustment. Kaya lang yung adjustment nasa loop ng ano, ng tangke. Nandito. Nakapasok dito. So, kung tatanggalin mo itong top, pag walang laman, madali lang siyang i-adjust. Counterclockwise, palakas. Clockwise, pahina. So, ako nga sabi ko, ito yung ginawa ko, ito lang siyang 1,200. Napakababa. Pero yung recommended ng GCMAG is 1,900 to 1,800. Pero depende kasi sa ano mo yan, sa nib mo. Ako, nakaset ito around 800 feet per second lang kasi backyard target shooting lang, backyard blinking. So, okay na sa akin ito. Mahina yung ano, yung tension ng hammer. Madaling ikasa. Tapos hindi masyadong malakas yung palo niya. Tapos 1,200 lang yung pressure ng regulator. So nasa 800 feet per second. Na tamang-tama sa paggamit ko. So ayun yung ano. Ayun yung adjustment ng dito ina-adjust. Ito lang. Ito lang ito. Pababa. Madali lang siyang ikot. Pababa. Yan do. So sasama siya. Pataas. Yun. Ganun lang. Pataas. Bibigat ang hammer niya. Pag pababa. Pag pababa. Gagaan yung hammer niya. So, masina yung velocity. So, ganito siya.
maganda. Maganda yung pagkakagawa. Tsaka yung kulay ng ano, ito, gusto ko itong kulay na to. Maganda rin black, pero dito kasi sa, no, sa gray, kitang kita itong logo ng Gilbert's Custom-Made AirGun GCMAG. So, nilagyan ko lang ng sulat ng marker para alam ko, kasi naka-index siya, so para alam ko kung saan yung taas pag inalis ko yung trigger ay yung ano, yung barrel, tapos binalik ko, alam ko kung saan yung taas niya, yung alignment niya. Tapos itong ano, itong GCMAG kasi naka-design siya for lefties and righties. So to meron lang siyang ano dito, meron lang siyang natawag lang pin, parang may pin siya, yun kita ba, ito pwede mo siyang tanggalin, ano lang, plies lang, plier, tanggalin mo, kaya basta kung ano yung tool na meron ka, kung may long nose ka, tanggalin mo, tapos ilipat mo dito, yun, meron din siyang butas na ngayon. So, ang mangyayari, no, instead na dun siya nagsiswing, dito sa kabila siya magsiswing. Dito sa right. So, kung kaliwete ka, pwede yun. Pati yung, ano niya, so, ito nagsiswing siya ngayon dito sa left. Pag tinanggal mo yung pin na yun, ng long nose o nung plier, ilipat mo dito sa isang butas, yun. Magiging pang lefty na siya. Doon na siya magsiswing noon sa right na. Stopper 'yun eh, stopper. Yung ano, yung ano niya. Kasi nagsiswing siya on both sides. So, maganda yung concept na 'yon. So, pati itong ano, pati itong wood stock niya, pang ano rin, pang kaliwete, tsaka pang righties din. Oh. So, naka-design talaga siya. Kung kaliwete ka man o hindi ka kaliwete, pwedeng-pwede yung ano, yung GCMAG. Tapos, ano pa ba? Tapos, ito nga yung barrel. Pag tatanggalin mo, anim na ano lang, screw. Tanggalin mo lang ito, tapos maalis na to. Maalis na itong merong tikat in the rail na to. Tapos salpak mo lang yung barrel, tapos i-adjust mo dito kung yung sakto lang siya. Kasi kung masyado siyang madiin dito sa spring at dito sa o-ring, merong o-ring ito eh, hindi siya yung typical na may kopa. O-ring yung nilagay ni Sir Gilbert. Kaya kahit accidentally mapaputok mo siyang hindi nakabalik yung ano, yung swing niya, walang mawawalang kopa. Hindi lilipad yung kopa mo. So, pati itong o-ring hindi siya lilipad. So, maganda yung ano, yung concept na 'yon. Wala nang mawawalang kopa sa bukid o sa bundok o kung saan ka man pumuputok. Tapos may ano siya, yung plenum niya nasa loob, ano, tube siya eh, tube na itim, nakalimutan kong tawag nila kung anong klaseng tube yun, na matibay, na pwede niyang i-hold yung mataas na pressure ng air. So, yun. Ganito. Ganito nga yung ano, yung GCMAG. Na classic. Ito yung classic design kasi meron siyang bagong model ngayon, si Sir Gilbert, yung Magnum Airgun, na mas malaki yung plenum niya sa loob. So, mas malakas. Pero sa akin kasi, di man ako pumuputok ng 100-150 yards eh. Yung maximum ko, ano lang eh, kung metal, pag blinking lang, hanggang 75 meters lang, yards.
Pero sa papel, 25 at saka ano lang, 50 yards lang sa range. 25 meters at 50 yards sa range. Dito sa bahay, sa backyard, hanggang 40 yards lang at saka 25 meters. Okay, so nakita nyo na ang GCMAG. Yung hindi pa nakakita tsaka yung mga naririnig daw nila pero di pa nila nakita personally tsaka di pa nila nasubukan. So magandang klase ito. Okay. Salamat po.